dito, buong araw yun yung nakatelevise yung nangyari sa Ukraine at sa Russia. Basta nakakaawa talaga yung mga niiyak. Pero nakakaiyak talaga siya kapag nakikita mo yung video. Ano mo yun? Oh, weird. Makatulong is to use my voice, my reach sa mga viewers. Kung gusto nyo makatulong at kailangan talaga natin tumulong, click nyo yung link na yun, then pupunta kayo dun sa website ng International Committee ng Red Cross. Tapos yun, para sa Ukraine, lahat mapupunta yun. Kasi lahat ng mga bata at mga pamilya na naapektuhan dun sa gera, dun sa kanila, sa Ukraine. Kuya Vince, advice naman po para sa job interview, first time ko po kasi. Baka may tips ka po dyan. Hehehe. Happy 3 years dyan sa US, Kuya Vince. Sunod ako dyan. Oy, tara na dito, Justin Yedrix. Hello guys, kamusta? So today samahan niyo ako kasi imi-meet natin yung buyer nung sapatos. Iyon yung isa kong racket dito. So ito yung ititinda natin. Ititinda? So imi-meet ko yung buyer ngayon. So ito yun. Jordan 1 mid na gold metallic. So ayan, tara na. Kasi late na ako, baka magalit yun. So yung sistema kasi dito guys, kung hindi ipapaship, magmi-meet up normally sa local police station. So sa police station natin sa imi-meet kasi syempre in Jordans, eh hindi naman murang sapatos. Kaya ganun yung mga ganap dito guys. Or kahit yung mga PS5, ganyan, Xbox. Sa police station yung meet up. So let's go. So far, ito yung pangatlong sapatos na nabenta ko. Yung una yung Jordan High na Fly East na Cardinal Red. Yung pangalawa is in Jordan 5 Retro Razor Blue. Tapos ito nga yung pangatlo. Parehas yung brand new. Ito, pre-owned pero worn twice pa lang. So itong Jordan 1 Mid SE na gold metallic gold. Wow, sneakerhead! So yun guys, kung bago ka sa channel, tan dilim. So kung bago ka sa channel na to, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I create Buhay America videos, mga Filipino living the American dream. So please, kung hindi ka pa naka-subscribe, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. Ang lamig. I upload every Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. Kaya tara na, may water check pala away ko. Alamig. And then after this, sasama ko kayo sa ating delivery. So let's go. Ang dami kong racket, di ba? Ganun, racketero tayo guys. Para umangat nga tayo sa laylayan. Okay, Brody, let's go. So yun, kakatapos ko lang ibenta yung ano, yung sapatos. Ayaw ni ate lumabas sa ano eh, sa camera, kaya wag na lang daw. Naya siguro siya, kaya ayun. So ngayon, mag-aano tayo Instacart. May mag-hello, yes. Hoy, mag-hello kayo ni Jazzy. What? Jazzy! Like and subscribe! Oh, kala mo magkalayo. Nandyan lang sila sa kabilang kanto, guys. Ayan daw, hello. Hello. Hello, Jim. Hanap boy man tayo, guys. Nandito tayo sa labas ngayon ng Jewel Osco. And so, merong ano ngayon, para may promo ngayon, kailangan ko daw maka limang batches. Tapos, automatic na parang $86 kikitain dun sa limang delivery na yun. So, bakit siya tumatawa? May nag-hello dun sa kabilang kotse. Hello daw! Ganyan. May mga fans sa kapitbahay. Mga bata nag-hello sa labas. Hello. Hindi ko alam kung isasama. Ay, ba't ako sa... Baka kasi kapag nag-vlog na naman ako sa loob, hindi na naman ako makalima. What's up guys? Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang napadpad dito, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I create Buhay America at yung mga Filipino living the American dream na content. So kung ganun yung mga content na gusto mo, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago akong upload. So nag-upload ako every Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. So para sa mga bago dito, pinapakita ko yung totoong Buhay America at sinasagot natin yung mga questions nyo or yung mga, yun nga, mga comment nyo sa last video. Tapos sasagutin natin siya on air na makikita nyo sa susunod na video. So ganun guys, ang kalakaran dito. And thank you din dun sa mga nakaalala sa aking kaarawan. I appreciate you guys. Thank you. Tapos kung gusto nyo malaman kailan ang birthday ko at anong taon ako pinanganak, search nyo Vince Leonardo birthday. Makikita nyo kung anong makikita nyo. 9296 Idol, pang third comment ko na ito sa mga videos mo. Sana mapansin ngayon. O, ito na, 9296. Kakarating lang namin dito sa US, ano po ma-advise nyo para maka-build agad ng credit score dito at kung anong credit card ang magandang kunin. So 9296, alam ko mayroon akong vlog na nagawa about dito, pero sige, mabilisan lang, hanapin mo lang yung lumang vlog. Alam ko nagawa ko na to eh, pero para sa'yo, sige. So ito yung mga ma-advise ko sa'yo para maka-build ka ng credit bilang bago ka lang dito sa US, di ba? First, kung meron kang kakilala dito sa US na feeling mong pagkakatiwalaan ka at pagkakatiwala
kailangan mo, pwede kang magpa-add as authorized user sa credit card niya. Bilang wala ka pang credit card at magbe-build ka pala ng credit score mo or credit history mo. So yung relative mo or yung friend mo, tatawag lang siya sa credit card company niya na i-add ka as authorized user. So ang mangyayari is, so padadala ka rin ng credit card. That way, mabibuild mo na rin yung credit mo. Gamitin mo lang na gamitin, then after a few months, pwede ka na rin mag-apply na ikaw na yung primary cardholder. So, tip number 2 is pumunta ka mismo dun sa mga bangko, tapos mag-open ka ng secured credit card. Alam na nila yon kapag pumunta ka. Yung ibig sabihin nun is mag-open ka ng savings or checking account sa kanila, tapos bibigyan ka rin nila ng regular na credit card. Basta pagpunta ka dun, sabihin mo, nagbe-build ka pa lang ng credit score mo, so mag-open ka ng credit card na makakabuild nga ng credit. Alam na nila yon, so yun. Number 3, huwag ka mag-a-apply na mag-a-apply online ng credit card. Kasi dito, hindi pwedeng apply ka ng apply kasi merong tinatawag na hard inquiry tsaka soft inquiry. Ibig sabihin, apply ka ng apply, mapupunta yun sa record mo. So makikita yun ng lahat ng mga credit bureau na apply ka ng apply tapos hindi ka naman na-approve. It's a red flag guys sa mga creditors. Kasi ibig sabihin nun, wala ka pang credit score, pero apply ka na na-apply. Hindi mo pa nga napapatunayan yung sarili mo na kaya mong i-afford yung loan or yung kotse or yung kung ano mang gusto mong applyan ng credit, di ba? Ganun, huwag ka apply ng apply. Ang rule is, every time meron kang hard inquiry sa credit report mo, 2 years or after 2 years pa siya bago mag-fall off or mawala sa ano mo, sa record mo. So, hindi maganda yon kapag marami kang inquiries. So, pag mag-a-apply ka ng credit card, make sure yung talagang kailangan mo lang. Kim Jenny, hi po Kuya Vince, ask ko lang po kung dapat po ba talaga nasa pudero or side ako ng father ko kapag pinitisyon ako. Hiwalay po kasi sila ng mother ko and hindi sila kasal. Sana po masagot, thanks a lot po. So, Kim Jenny, hindi totoo yun. Hindi mo kailangan nasa pudero ka ng father mo. Yung father mo, kailangan i-file ka ng petition and sasabitan naman niya yung mga required documents na magpapatunay na anak ka niya. So, yun lang yun. Marvin Joseph, hello po Sir Vince, pa-shoutout naman po, shoutout to Marvin Joseph! Silent subscriber here, hey, by the way, ako nga po pala yung nakachat nyo sa IG last time, and I'm a PWD Kent Pocolon. So yes, hello sa'yo dito Marvin Joseph. I also have an American dream po, pangarap ko po talaga makapunta ng America someday. I have my relatives and friends in California. For now, I'm always watching different virtual tours in America here in YouTube. So, welcome sa'yo dito, welcome to me! By the way sir, ask ko lang po if maganda po ba talagang healthcare system dyan sa America, especially on PWDs. Thanks po sa pagsagot and keep on inspiring sir. Godspeed, more powers. Ayoko nang pabayin pa, yes, maganda yung healthcare dito. So ang tanong mo is kung maganda ang healthcare system, di ba? Yes. Pero hindi siya mura. Yun yung downside. Medyo mahal siya. So compared sa Pilipinas, kasi sa experience ko, karamihan ng mga employers ko sa Pilipinas. Sa experience ko kasi, karamihan ng mga employers ko, nung nasa Pilipinas pa lang ako, normally wala akong binabayaran sa health insurance, yung HMO nga. Kasi parang isa sa mga benefit ni employer yun, di ba? Meron din naman ako napasukan sa Pilipinas na yung portion ng health insurance or HMO nga sa akin, and then a portion of that kay employer. May ganun din. Pero dito guys, medyo similar. Kaso mas mahal siya talaga. Let's say yung sa amin dalawa ni Commander, kasi sa akin nakaano yung health insurance namin through my employer. Ang binabawas per paycheck ko, which is yung every 15 days nga na swelduhan, is almost $300 kaming dalawa lang. So in a month, $600 yung napupunta doon sa health insurance. Pero gamit na gamit namin siya. Pero parang ang pangit pakinggan na gamit, di ba? Kasi parang sino ba gusto magkasakit, di ba? Hindi, wala naman. Pero nagamit ko siya nung na-hospital ako, nung dumating ako dito sa America. 2019 ako dumating dito. Hospital, kailan ba ako na-opera noon? September. So yung bill, total bill ko sa hospital noon, take note guys, tinanggal yung pigsa ko. Pero, ewan ko ba? Ang total bill ko noon, $17,000. Tapos yung sinagot na insurance is $15,000. So yung $2,000 na balance doon na hindi na sinagot na insurance, ako na nagbabayad ngayon nun. Bakit ko rin sinasabi na magandang healthcare dito? Kasi inoperahan ako, nakalabas ako ng ospital nang wala akong binayaran, as in zero talaga. Never nga kami tinanong kung kaya namin bayaran yun eh. Kasi hindi. That time, di ba? Sino bang merong available na $2,000 para dyan sa ano, di ba? So, at kararating lang namin medyo nun dito sa US. So, wala talaga. Kumpara sa experience namin sa Pilipinas, kapag na-hospital, hindi gagawin yung procedure kapag meron ka pang balance sa hospital, tapos hindi ka pa palalabasin ng hospital kapag wala kang pambayad. Yun yung sad truth. Kaya maganda talaga healthcare dito sa US, especially for, well actually hindi lang for PWDs, para sa lahat kasi walang discrimination. So yun. Ang sinasabi ko is, maski wala ka talagang pambayad, gagamutin ka talaga nila. So, Ernesto Pogi, same tire idol. February din ako dumating dito sa America. Feb 14, 2021, Valentine's. Pa-shoutout po, shoutout to Ernesto Pogi.
Justin Yedrix, Kuya Vince, advice naman po para sa job interview. First time ko po kasi. Baka may tips ka po dyan. Hehehe. Happy 3 years dyan sa US, Kuya Vince. Sunod ako dyan. O, tara na dito, Justin Yedrix. Thank you. Advice sa job interview kasi first time mo. First advice is be yourself. Maririnig mo sa ibang tao is yung fake it till you make it. Siguro dati effective siya or sa mga ibang bagay effective siya. Pero kapag ganyang trabaho ang pinag-uusapan, ikaw din kasi yung mahihirapan kapag masyado mong binibenta yung sarili mo, 'di ba, sa employer sa nag-interview sa iyo. Oo, maganda talaga 'yun, pero make sure meron kang balak. Hindi yung suhod ka lang ng suhod, pero kapag nandoon ka na, ano na, bro? Hindi ko na lang yung gagawin. 'Di ba? So, yun talaga, be yourself and prepare. Yun talaga yung pinaka-importante, prepare. Ito, believe it or not, marami akong napuntahan na interview talaga sa Pilipinas, dito sa Amerika. Marami akong rejections before. Pero after nung mga rejection na yun, nung mga nauna, after nun, marami ako, hindi ako nangyayabang, marami ako talagang palaging shoot sa mga, palaging pasok. Kailangan nga magpe-prepare ka. Kung may interview ka sa company, make sure na review mo yung company profile, yung trabaho na ina-applyan mo, tignan mo yung qualification, tapos kung ano yung hindi mo doon alam, tatanungin naman sa'yo eh. Be honest, ako talaga pag in-interview ako, kapag meron ako hindi alam, sinasabi ko na hindi ko pa siya na-experience before, pero I'm willing to learn, ganun. Sasabihin mo, I'm willing to learn, ganyan. Normal lang yung kabahan ka sa interview. Ganon din ako paminsan. Okay lang yan. Kapag prepared ka naman, maski kinakabahan ka, magsa-stand out pa din yung mga sagot mo. Kasi kapag seryoso ka, makikita yun ng ano, yung interviewer. Tapos also pala ito, ano, eye contact. Kasi minsan kapag hindi ka talaga tumitingin sa nag-interview sa'yo, parang hindi totoo yung sinasabi mo. Parang nagsisunungaling. So, eye contact. Plain Jane, hi sir, ask ko lang sana if you know any information regarding EW visa. Parang rare kasi ata siya, wala akong masyadong makuhang updates. I'm currently waiting for my interview date. 2 years na kaya, baka sakaling may same visa type ko sa viewers mo. Pa-share naman if may mga FB groups or GCs na nag-update about EW. Thanks sir. Oh guys, power of mad lang pimples. Kung merong naka-EW visa dyan or kung may kilala kayong naka-EW visa, comment down below para matulungan natin si Plain Jane. Jiro Evan Fer Quaresma. Shoutout po Sir Vin. Shoutout to Jiro Evan Fer Quaresma. Recently lang po ako nanonood sa inyo. Stress reliever ko po mga videos nyo. Uy, thank you. Ano pa, masahista pala ako eh. And nakaka-inspire po. God bless po and keep safe. Thank you, Jiro. So, subscribe and panoorin ang mga lumang vids kasi marami-rami na siya. Brins Angelo Valladolid. Vince, okay ang racket mo. Pandagdag din sa ipapadala sa sister mo. Si sister ko lang. Hindi, marami pa sila. Very touchy yung message niya sa'yo nung umalis ka ng Pinas. Ask ko din kung madali ba mag-apply ng work sa Walmart as taga-ayos lang ng mga items sa rack. Uy, wag ilang. So, okay din doon. Maraming madali lang mag-apply. Online-online lang. Ganyan, antayin mo yung tawag ng hiring manager. Tapos, yun, madali lang mag-apply doon. Minsan nga naisip ko na rin yun eh. Pero alam ko nakapagod yun. Kasi meron akong kilala personally na stalker. Yung tawag doon eh, overnight stalker. Yung overnight kapag sa gabi. So, Walmart stalker. Ganyan. Ikaw yung magdadala ng mga products from backdoor papunta doon sa mga aisle, sa mga rack ng Walmart. So, yun. Okay din yun. Shoutout kay Altea Brianna na lagi kong kasama manood ng mga videos mo. Shoutout kay Brent Angelo Balladoli din. Altea Brianna, hello sa inyo dyan. Raymond De La Peña, Sir Vince, happy third sa US. Thank you, Raymond. Pa-shoutout naman ako. Shoutout to Raymond De La Peña. Shoutout. Di pa ako na-approve ng credit card sa Chase. Uy, huwag ka-apply ng apply, bro. Na-experience ko rin dati, apply ako ng apply. Nung wala pa akong idea talaga na masama pala yung apply ng apply, na nare-record pala yun sa credit score mo or sa credit report mo, I mean, yung hard inquiry. For 2 years, kaya ang dami kong ganun. Kaya huwag mo nang gayahin. Pero since 3 years na ako dito, ang dami nang nag-fall off sa ano ko, natanggal na. Tapos yung Chase, meron niyang 524 rule, which means kapag nag-open ka ng 5 credit cards sa kahit anong banko, kahit anong credit card issuer, within the past 24 months or within 24 months, hindi ka ma-approve sa Chase. Yun yung pinaka-rule nila. Tapos ito, meron pa ako nabasa. I'm not sure kung gaano ka legit. Pero kapag nag-apply ka daw ng 2 credit cards sa Chase yata or sa ibang banko, tapos na hindi ka na-approve, tapos pag nag-apply ka sa Chase, auto-deny daw yun. So, hindi ko alam yung part na yun kung totoo. Pero yung 524 rule, totoo yun. Kaya wag ka-apply ng apply. I suggest mag-apply ka ng ibang mga kilalang bank na kapag naka-establish ka na ng credit mo siguro ng 1 year or yun nga, ng 6 months, gamitin mo muna yung ibang credit card and then kapag tumagal na after 2 years, apply ka na ng Chase credit card kasi medyo mataas yung requirement nila. So, yun.
Tapos ito pala, kapag ready ka na, Raymond, kontakin mo ko sa Instagram, i-refer kita. Pwedeng sa Capital One, pwedeng sa Amex, sa Chase, kasi may Chase ako. I-refer kita kasi may bonus ako. Magkakaroon ka rin ng bonus. O, di ba, win-win, bro? So, yun, kontakin mo ako. At para sa mga manonood dito, di ba, grabe, raketero. Smart kid to, bro. Sa mga bago dyan sa US, kapag magpapa-refer kayo ng credit card, kontakin nyo ako, Instagram. Tapos, i-refer ko kayo. Hindi nyo ng credit card. But anyway, solid yung sipag na ginagawa mo, Sir Vince. Hoping na someday maabot ko din lahat ng dreams ko. Maabot mo yan, promise. Basta magsipag ka lang, bro, Raymond. Sobra hirap ngayon, double job, Target and Subway. O, diba, alam mo na, buti may nakaget sa akin. Ang hirap, diba? Pagod na pagod ako, bro, Raymond! So, I work 7:30 a.m. to 4 p.m. Minsan yung 4 p.m. na yun, siyempre lumalampas pa, diba? Hindi naman sakto kang makakalabas eh. Hindi ganun dito sa work ko. Medyo ma-OT. So, after ng work ko, for the past few weeks, nagde-deliver ako ng food and nagja-shopping ako for other people and de-deliver nga din sa kanila. Ganun yung ginagawa ko. And then recently, nag-start ako mag-resell ng shoes, mga brand new shoes. Actually, meron din ako mga pre-owned na talagang parang brand new pa. Kaya, guys, ito na rin. Ipopromote ko na rin. Kaka-start lang ng Instagram page at Facebook page ko, Shoe Dibs. Ayan, so makikita nyo dyan. Guys, please follow. Ang dami nag-message sa akin na nasa Pilipinas. So, till now, pinifigure out ko paano ako masiship ng mura sa Pilipinas na hindi madadamage yung box at yung shoes, syempre. Kasi medyo mahal po yung mga sapatos. So, ayun. So, meron akong mga Jordan 1. Karamihan mga Jordan 1, guys. At yung mga limited edition like yung Horace, mga Nike Air Max, Adidas Yeezy. So, marami. So, yun. Yan yung nagre-resell na ako ng shoes ngayon, guys. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ito, pero ayaw masyadong karirin kasi nagpa-product reviews, nag-unboxing videos ako sa Instagram, diba? So, I work with different brands. Yun yung sideline ko. Deliver on food. Nag-resell ako sapatos, guys. Grabe. 4 jobs. Grabe, diba? So, yun yung sabi ni Commander sa akin nung isang araw. Grabe, 4 na yung ginagawa mo. Nag-vlog ka na. Nagba-brand collabs ka pa. Nag-resell ka na sapatos at deliver ka ng pagkain. 4 jobs talaga pa. So yun, medyo na-realize ko lang nga birthday ko pala. So, pahinga muna, pero nagba-vlog, diba? So, birthday ko na, guys. Happy birthday to me. I'm so tired, pero laban lang. So, Raymond, de la Peña, bro, kaya mo rin yan. Pero wala susuko, this summer mag-start na ako ng training ko sa Navy. Woohoo! Woohoo! Pagod na yun. So, congrats, congrats sa'yo. At galingan mo dyan sa Navy, ano, Raymond de la Peña. Kaya mo yan. Huwag sana ako tamaan ng bahala agad. Yun lang. Kaya medyo galingan mo dyan sa pag-ilag para hindi ka tatamaan, bro. So, ingat lagi, Sir Vince. God bless. Ingat din. God bless you too, Raymond. Thanks sa comment. Eve Burgos. Hi again, Vince. Hello. Yung dinaanan mo, parang nangyari din sa akin. At saka hindi sa pagiging materialistic, pero kapag na-attain mo yung before, pinapangarap mo lang, iba talaga. Totoo, iba talaga. It hits different, bro. Alam ko yung feeling na pinapangarap mo lang yung Honda and then nagkaroon na we got our Honda CR-V last August. O, yung grats naman sa CR-V ni Mayor. Pasakay naman. July, I've got a new job. Amen. Kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Dapat masikap ka to attain your goals. True. So, yes. Thanks for sharing your story then, Eve Burgos, or your journey pala. Jane Francis Capuyan. Kuis Vince, avid fan here since 2020. Bakit question mark? Ha, anyway, thoughts po about Pinoy's taking USCMA exam here in Pinas and go to US to work as a CMA. May kilala o kasama po ba kayo sa work na CMA or Certified Management Accountant? Grabe, alam ko naman yun. Hindi, para sa mga hindi nakakalam, CMA is Certified Management Accountant. Thank you, Kuis Vince, and God bless to the whole fam. By the way, isang crispy na shoutout naman dyan. Shoutout! Shoutout, Jane Francis Capuyan! Gusto mo yung shoutout na crispy, ah? Shoutout to you! Wala akong kilala si MA. Ang haba ng comment, pero ang sagot pala, wala akong kilala si MA. Marami akong mga kilala CPA, pero si MA wala. Pero alam ko yung certification na yan. John Dill Di Mayuga, happy year 3rd of living the American dream, Kuya Vince. Oy, thank you. Napaka-formal naman ni John Dill Di Mayuga. By the way, may I ask kung goal nyo rin po ba dyan magpa-naturalize as American citizen? Yes, John Dill Di Mayuga. So, yun yung pinaka-goal talaga. So, thank you sa'yo, John Dale. Rian Edquibal, happy 3rd year of living the American dream, Kuya Vince. But ang parang po-formal ng mga comment eh, no? Thanks, Rian Edquibal. Hope to live there din po. Stay safe always. Shoutout po. Shoutout to Rian Edquibal. Welcome to me. Subscribe and stay safe. And bago ko pala tapusin tong video na to, guys, alam nyo naman yung nangyayari sa Ukraine at sa Russia, diba? Grabe, nakakatakot, nakakaawa, yung pag nakita yung mga videos dun. So, yun kasi yung mga balita, diba, lately. Hindi ko alam kung yun yung balita sa Pilipinas, pero dito, buong araw yun yung nakatelevise yung nangyayari sa Ukraine at sa Russia. Basta, nakakaawa talaga yung mga, niiyak, pero nakakaiyak talaga siya kapag nakita mo yung video.
Ano mo yun? Oh, weird. Pero anyway, well, ito lang yung naisip kong maliit na paraan para makatulong is to use my voice, my reach sa mga viewers is to first is pray for Ukraine at matapos na yung gulo na nangyayari between Russia and Ukraine, diba? Pray for them dun sa mga taong wala namang kinalaman, diba? Pangalawa is to donate. No amount is small kung nagtulong-tulong tayo, diba? Kung magkano lang yung kaya nyo, kung magkano extra nyo, guys, mag-donate kayo. Ito, meron akong ililink sa description, guys. Sa Red Cross yan. So, legit yan. Kung gusto nyo makatulong at kailangan talaga natin tumulong, click nyo yung link na yun, then pupunta kayo dun sa website ng International Committee ng Red Cross. Tapos, yun, para sa Ukraine, lahat mapupunta yun. Kasi lahat ng mga bata at mga pamilya na naapektuhan dun sa gera, dun sa kanila, sa Ukraine. Kailangan nila ng food, ng water, ng hygiene. So, ay, ba't ako kinakilabutan? Ano ba yan? Yun. So, I'm just using my voice, guys. Kung meron kayo extra, please help them. Kasi kailangan nila ngayon. So, nandyan yung link ng Red Cross. Do your part. And so, yan. Para makatulong tayo. And that's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you finish this video without skipping, thank you so much. Sa mga nag-comment dun sa last video, thank you. Kung hindi ko nasagot yung comments sa last video, sorry naman pa kumabot tayong 2 oras, guys. At kung gusto nyo talaga ma-shoutout at mabasa natin yung comments nyo, sa next video, guys, comment down below sa mga supporters ng channel na to from day 1 until now. Thank you ng marami sa inyo at sa mga bago sa channel na to, guys. Marami akong videos na pwede nyong panoorin. And welcome to me! And gamitin ko na rin ito opportunity na to para ipromote yung bago kong business, which is yung pag-resell na sapatos. Hindi ko alam saan ako dadadali nito, pero let's see. Kakapagod pala siya, guys. Follow ShoeDibs both in Instagram and Facebook. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, guys, please click the subscribe button. Again, nag-upload tayo every Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 p.m. Manila time. Kaya i-click mo na rin yung bell button. And also, guys, if you wanna keep connected with me, please follow me on my social media accounts, and I will see you on my next video. Peace!